Tara, samahan niyo naman kaming mag-lunch sa Filipino restaurant dito sa London. Pagka-check out namin ng hotel, iniwan muna namin yung aming mga bags doon. Tapos, pumunta muna kami dito sa Pinoy Supermarket. Ito yung katapat ng Manila Supermarket. At bago kami umuwi, maghahanap muna kami ng stick o. Naubos na kasi nila yung isang garapon. Madami nga din sila ditong iba't ibang vegetables. And parang gusto ko mag-uwi ng ampalaya kaso wala na talaga akong paglalagyan. Ang dami din nila ditong pagpipilian kahit mga tinapay at drinks. At dito nga, tingnan niya, meron mga cream silk na nakasabi. Kahit ang mga paborito niyong kape, meron din dito. Nagtingin-tingin lang kami, tapos nagtanong kami kung meron ba sila nung stick o na chocolate. Kaso, wala na daw, kaya lumipat kami dito sa kabilang store. And eto nga yung binilhan namin nung nakaraan. Umuha lang ulit kami ng isa pang garapon para merong baon ng twins. Merong mas malaki kaso mas mahirap kasi siyang dalhin. Bayad din kami kaagad, tapos binigyan niya ulit ng lollipop ang twins. Anyway, for lunch, ito nga tayo kakain sa lutong Pinoy. Yung kalapit niya is kamayan. Meron ako nakitang post before at sabi nga nila masarap daw dito, so ito yung itatry ko. Nag-order na kami kaagad ng food kasi meron nga kaming hinahabol na oras. At ito nga pala yung itsura sa loob ng kanilang restaurant. At naandyan nga si Apo Wang Od. Ito naman yung kanilang mga pagkain dito. And in fairness, super dami talagang pagpipilian. Pero ang in-order ko is chicharong bulaklak, lumpiang Shanghai, ginataang bilo-bilo, pinakbet, dinuguan, tapos rice. Kung pwede lang sana, lahat o orderin ko talaga para matikman. Pero syempre, hindi ko din kasi mauubos at masasayang lang. Habang nag-aantay kami, kumain na muna ng steak ko ang twins. Tapos, katapat nito, meron ulit na Filipino store. And nagpunta nga dyan si Charlie at ang kanilang daddy para maghanap ng mga pasalubong. Nagstay na lang kami dito kasi si Chino busy naman kumain ng steak o. Dun sa kalapit itong restaurant, marami rin talagang kumakain. And konting tip lang, pag gusto nyo makakain kayo kaagad, dun kayo kumain sa kamayan. Dito kasi sa lutong Pinoy, medyo matagal talaga sila mag-serve. Siguro after 30 minutes, sinerve nila itong lumpiang Shanghai. And super happy nga itong si Chino kasi favorite niya yan. Kasabay din nilang sinerve itong chicharong bulaklak. And isa talaga to sa namiss kong lasa. Mas masarap sana kung merong ka-partner. Oh, alam nyo na kung ano yung ka-partner. So, habang nag-aantay kami ng ibang food, kinain ko na muna itong chicharong bulaklak. Ang sarap kasi bagong luto. Tapos ito namang si Chino, busy talaga din siya kumain ng kanyang lumpiang Shanghai. Umorder nga din pala ako ng drinks sa calamansi juice. Tapos itong si Charlie, merong Coke. Parang yung kalapit kasi nito is Carinderia style siya. Di ako sigurado kasi hindi naman ako pumasok dun sa loob. Pero nakikita ko kasi yung mga kumakain dun, ang bilis talaga nila makakuha ng food. So bali halos naubos ko na yung aking chicharong bulaklak and wala pa yung ibang pagkain. Kaya sabi ko, iti take out ko na lang kasi baka maiwan pa kami ng train. Parang 1 hour na din kasi. Kaya ayan, nabitin tuloy ang aking cravings. Thankfully, umabot naman kami sa aming train. At sabay ko na nga lang kakainin itong aking mga pagkain. Medyo punuan kasi ngayon itong train at hindi kami nakaupo dun sa apatan na may table. Anyway, pagka-uwi ng bahay, ito yung mga food na na-order ko. Nandyan na yung ginataang bilo-bilo, dinuguan, pinakbet, tapos ito yung rice. So, itong mga to is 52 pounds or halos 4,000 pesos. So, kung nagka-crave ka naman talaga is pwede na. Sana matry ko naman yung ibang Filipino restaurant next time.